Gustong mag-umpisa ng online K-pop merch business? Bahalak magbenta ng CDs and bulk orders? Beware of optical media board. What you need to know to get an OMB clearance. Magandang araw mga ka-AutoCart! It's me, Anna, and welcome to Online Shopper Reacts! Kaya ko lang paano makagawa. How to start a... Bakit 18? Bakit 12? Perfect score! Hello mga ka-AutoCart! At yan nga po, if you're new to my channel, at bet nyo ang mga product reviews and unboxing, as well as yung mga online business ideas, you're in the right channel. And for this episode po mga ka-AutoCart, it will be an info vlog. Ayan, tungkol po dito sa Optical Media Board or OMB. Una, alamin po natin kung sino nga ba o ano nga ba itong Optical Media Board or OMB. At ayan mga ka-AutoCart, kung pupunta po tayo sa Facebook at hahanapin natin si Optical Media Board. Ayan. Okay, so basahin natin kung ano nga ba ang purpose nitong organization na ito. Okay. So, si Optical Media Board po ay under the Republic Act number 9239, an act of regulating optical media, reorganizing for this purpose, the Videogram Regulatory Board, providing penalties, therefore, and for other purposes. This act shall be known as the Optical Media Act of 2003. Another description, okay. Under din pala sila ng Republic of the Philippines Office of the President, okay? Ito na. Base po dito sa mga memorandum circulars issued ng Optical Media Board, masasabi po natin more on regulation sila ng mga imported goods, lalo na po sa mga CDs, DVDs, or mga copyrighted items na nanggagaling po sa ibang bansa. So, bakit nga ba natin ito itatakel sa Optical Media Board? Mga ka-AutoCart, share ko lang po sa inyo yung naging experience namin last 2018. Ito yung kasagsagan ng Blackpink Kill This Love era. Ayan, at nag-pre-order kami via K4 Town U ng ilan ba? I think 10 CDs. Kaya hinarang kami sa customs. Okay, paano ba nangyayari yun? So kami, so binili namin yung CD sa K4 Town U, nag-transa kami. And then, after release ng album sa Korea, syempre, sa K4 Town U, magre-release na rin sila. So, na-ship na. Nandito na sa Pilipinas. So, ano nangyari? So, pagkapunta namin doon, hoping kami ng friend ko na makukuha namin lahat ng albums at that day, nag-half day pa nga kami ata. Hindi ko maalala kung nag-half day o nag-leave pa ako sa trabaho para na makuha yung mga items na yon. And then, sa PhilPost kasi, dun sa EMS, PhilPost Office, may katabi silang customs. Para lang madaling ma-check kung yung item ba na mare-receive nung person na mag-claim, naaayon dun sa mga rules and regulations ni customs. At ayan na. Papacheck na kayo dun sa window. Binuksan na. Tapos nung ini-inspect nila yung item, parang andami. Andaming CDs. So that time kasi, hindi namin alam yung rule na kapag may binili kang item abroad, dapat kung kakayanin nyo, limitahan nyo lang siya ng 5 similar CDs below. Okay? Kapag 6 pieces ng CDs above na magkakapareho, questionable na siya kay customs. Bakit? Kasi iisipin nila, aanhin mo yung ganyang kadaming CDs. Diba? Ang mangyayari dyan kasi madalas binibenta. Which is, dyan na pumapasok yung mga rules and regulations ni Optical Media Board. So, pagka inspect ni Sir Inspector dun sa aming items, tinanong kami, tinanong niya na, Ma'am, ilang pong CDs yung laman nito? So kami, hindi naman namin alam talaga, wala lang. Sinabi namin totoo, sabi namin ata 10 pieces.
diba? 10 pieces. So, pagkatingin niya na parang pare-pareho lang yung album, yung itsura na album, sinabi ni Sir Inspector na, ma'am, hindi niyo po ito makukuha. Kailangan niyo po ito na clearance. Clearance from OMB. And then kami, since hindi namin alam yon, ha? Di ba alam yung, anong gagawin namin? Hindi namin alam. So sabi lang ni Sir, may, dun sa window kasi may mga nakapaskil na mga parang notes, parang memorandum nga na kapag ito, sumobra ka dyan, diretso ka ng OMB. Hindi namin alam yon. So anong nangyari? Wala. Wala. Hindi namin nakuha yung items namin kasi nga kailangan ng clearance. So anong nangyari? So ayun, nag-isip muna kami, nag-research na rin kami that day. At ayun nga, kailangan nga ng OMB clearance. So paano namin ginawa? So ang ginawa namin, tinawagan namin yung office. Tumawag kami kay OMB and then tinanong namin kung ano yung mga requirements. And then hiningi rin nila yung email ad kasi sila na mismo yung magsisend sa inyo kung ano yung mga requirements pati yung mga attach na template na mga files na kailangan nyo i-submit. So ito ha, punta tayo dito. Ayan. Ayan. So ito, 2019, May 3, 2019. Ayan. I-email kayo ni Optical Media Board ng good day. Please make a request. Please make a letter request addressed to our chairman, Attorney Anselmo Adriano. Hindi ko lang sure kung si Sir pa rin ang chairman. Paki-research na lang po. Signifying a request for certification for the release of your shipment. Please see attached file for the sample letter for your own reference. So yan, note. Send us also the copy of your airway bill and invoice for our reference and copy of your identification card. Okay. So ito, makikita nyo ba to? Ayang import personal. Ayan. Yan yung pinasa sa amin, finorward sa amin. Buksan natin. Ayan. So ito, June 1, 2018 pa yung template nila. Ayan. So, dear sir, with regards to OMB, Memorandum Circular Number 2005-005, Memorandum Circular Number 2016-2001, regarding regulation et al. Ayan, kung makikita niyo po, importation of optical disc for personal use and importation of hard disk drives and optical media writers or drivers, we would like to seek your approval on the release of my or our shipment under with the following details. Ayan. Ayan na nga po ang template. Yan ang format. Okay. Attached to this email, my air bill and invoice for your reference and my identification card. Okay. So, ayan, mga ka-to-cart, don't forget pa rin ha to call them kung ito-itong tao pa rin yung mga naka-assign or naka-duty kasi hindi nyo masabi, pandemic ngayon, baka may nagbago sa kanilang organizational chart, ganyan. Ayan. So ako, ito, dear good day sir ma'am, requesting for clearance for albums and posters. Attach files. Ito. Ito, diba, kung nag-order kayo sa K4 Town U, mga ka-to-cart, baka pala hindi ko na-mention or baka magtataka kayo na paano malalaman kung dadaan ka pa sa OMB. Well, dito po kasi kay K4 Town U, ang ginamit po namin courier is EMS. Okay, EMS. Kasi yan yung mga, yan yung panahon na wala pa pandemic, so sobrang bilis ng EMS. Sobrang, oh my gosh, EMS is the best. Pero ngayon, sobrang tagilid si EMS ngayon eh. Sobrang delayed niya lagi. So, hindi ko na rin siya ginagamit. So, ayun to mga ka-to-cart. Itong, basta screenshot nyo lang, okay? Screenshot nyo lang yung invoice. Yung, ito yung sinasabing airway bill. Airway bill ni K4 Town U. Makikita nyo dyan yung may tracking number. Ayan. At ayan, to set. Ayan nga mga ka-to-cart. So, kailangan makita kung ilang number, kung ilang quantity yung nandun sa package nyo. Okay, okay. Ito na po ang maganda nating passport, ang identification card. And then ito yung
invoice, ito yung kailangan, nandito yung amount. Kung magkano yung inyong parcel. At ito po yung sinasabi nating notice card. Ayan. Ito notice card, kung through EMS po kayo, ibibigay po ito kapag i-claim nyo na yung item. Pero dapat actually, ito, ibibigay ito sa bahay. Parang si EMS, dapat nagsisend siya ng ganito eh. Dapat ganun yung proper. Isisend niya to, then that's the time na malalaman mo na kailangan mo nang i-claim yung package mo dun sa office. Pero ngayon kasi ang ginagawa nila, message, text message na lang. Text notification na lang na, uy, dumating na yung parcel mo, i-claim mo na. Tsaka ka lang nila bibigyan nitong notice card. Ayan, nandito na yung clearance. Ito na yung ginawa namin clearance. Country of origin, South Korea. 10 pieces, diba? CD, albums. Ayan, for giveaways. Ito actually mga ka-add to cart. Ito for giveaways. Ni-reason out na lang namin to para makuha namin yung items. Pero ito na yung huling beses na dadaan kami sa OMB. Mga ka-add to cart, actually itong clearance na to, meron tong two types. Una, yung for personal use, at yung pangalawa, yung for commercial use. Pwede naman kayong mag-avail lang ganun, pero I think kasi dati, meron pa kayong mga seminars na kailangan attendan para maipasa at para ma-approve yung clearance nyo for commercial purposes. Na hindi ko alam kung paano rin gawin. Kasi hindi na namin siya in-avail. Klaro na kung yung shop nyo naman, i-sideline nyo lang. Yung bang hindi mo siya yung totally full-time online seller ka, hindi. Parang, hindi siya ganun ka-applicable. Good day, as per advice, you are required to submit notarized affidavit stating that your shipment is for personal use only and not intended for commercial purposes. Ayan pa, mga ka-to-cart. So, ayan po, ang affidavit of undertaking. Ayan, just kami affidavit pa, di ba? So, kailangan nyo po itong i-fill in. So, kailangan nyo po itong i-fill in. Ayan. At kailangan nyo po itong ipa-notarize. Notary public. Diba? Grabing hassle to mga ka-auto-cart. Diba? So, ayan. Good morning, sir. Regarding the affidavit of undertaking. Ayan. Kailangan ko ba bang i-visit yung office para i-submit yung paper personally? Tapos sabi niya, ayun, kahit send lang daw ng scan copy or bring the original copy upon pick up ng clearance. Okay? So, ito, ayan, just go! Naku, mga ka-to-cart, sobrang hassle talaga nitong affidavit of undertaking kaya talaga hindi na kami umulit. Sobrang hassle niya. As in, magkano ba ito noon? Parang per page, how much? 150 or 200 ata. Noon ha. Pero ngayon kasi mahal eh. 300 per page na ata ngayon o mas mahal pa. O ito po. Ito po, ayan. Yan ang affidavit of undertaking. Ayan, okay. Okay, ayan. Block 1, lot 9. Full name, full address, yung tracking number, kung anong laman ng package nyo. Okay. And then, for personal use lang po ito. Kailangan nyo mong sabihin na for personal use lang ito. At ito na nga po ang nasa baba. Notarize. Okay. So after that, pagkat ayan, nasend namin, hintayin nyo lang yung feedback nila. And then, ayan, magre-reply naman si OMB. Good day, acknowledge the receipt on this. O, diba? So after nyan, hintayin nyo lang yung kanilang email ito. Ayan. So, ayan. Kinabukasan lang, May 7. Good day. Your requested OMB certification or permit is ready for pick-up or you may coordinate with DHL to pick up on your behalf. Kindly bring or provide a copy of at least one valid government-issued ID of the signatory of the letter of intent together with an authorization letter. If someone else will pick up on your behalf, authorization letter kailangan. And 150 pesos for the processing fee. I-ready nyo lang mga ka-AutoCart 150. Noon to 2019. Ewan ko lang ngayon.
after 2 years. Our complete address is okay. Ayan ang address nila. So ako mga ka-autocart, dahil yung office ko malapit lang dito, personally claim ko na lang tong aming clearance. Ayan! At ayan mga ka-autocart, ayan nga po yung proseso ng OMB clearance. Pagka-claim nyo ng clearance, ayun, babalik na lang po kayo dun sa customs at ipapakita nyo lahat ng documents na meron kayo. At ayun, makukuha nyo na rin naman yung inyong parcel. Kapag yung items nyo ay door-to-door, like LBC, Super Gem, or Gold Star, yung parang ang sender nyo is tao, then ang recipient is tao, yung bang walang commercial or walang website na involve, safe siya, dumadaan siya sa customs, pero parang ang treatment kasi doon ay balikbayan, ganun, balikbayan box na pasalubong, hindi siya treated as commercial purposes eh. So, ayan mga ka-autocart, doon na po nagtatapos ang ating vlog for today. Tagal ko na rin talagang gustong i-open up tong OMB issue eh, para matulungan ko rin yung ibang K-pop online sellers na baguhan pa lang kung ano ba yung dapat nilang asahan o dapat nilang gawin kapag na-encounter nila itong OMB clearance. So, ayan mga ka-autocart, promote ko lang po ulit. Kung meron po kayong ipapadala, ipatok-tok nyo na yan. Cheaper rates po ito mga ka-autocart. Available na po ang ating rider, yung mga nakamotor, and also yung mga four wheels, yung mga sasakyan, mga MTB, mga truck, available na po yan. Download na po yan sa App Store or sa Play Store, TokTok, at you can use my referral code 1111491335 for your upcoming bookings. Ayan, maraming salamat po mga ka-autocart, at lagi nating tatandaan, okay lang mag-online shopping kung ito'y iyong ikakahati. Maraming salamat po ulit! See ya!